Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Araw po ng Linggo, araw ng ating pagsamba. Kaya't atin pong sabay-sabay na papurihan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi, pakisabi sa kanila, Happy Easter! Easter pa rin po. Sa katotohanan po, ngayon po ang huling araw ng Easter. Ayan po. Ngayon din po, ano pong ipinagdiriwang natin ngayong Linggo? Ano po? Pentecost. Ano pong ibig sabihin ng Pentecost? Ang original pong kahulugan ng Pentecost ay 50 araw. 50. At ano pong ginugunita natin sa panahon ng Pentecostes? Inaalala po natin na 50 araw matapos ng muling pagkabuhay, ang Espiritu Santo ay ipinadala sa mga alagad. Ipinadala ang Espiritu Santo para saan? Para ang mga alagad ay bigyan ng lakas upang sila ay tunay na maging saksi ng ating pananampalataya. Para sila ay mabigyan ng lakas para ipamahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil ano pong nangyayari sa kanila? Anong nangyayari sa kanila pag alis ng ating Panginoon? Mayroon pa ring takot sa kanilang mga kalooban. Mayroon pa ring mga pagdududa at alinlangan. Anong pinagkakapitan nila upang patuloy na magtiwala sa ating Panginoon? Ang kinakapitan nila ay ang salita ng ating Panginoong Jesus Nazareno. At anong sabi ng ating Panginoong Jesus Nazareno, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, magpapadala ako ng patnubay. Ipapadala ko ang Espiritu Santo para kayo ay samahan. At anong ginagawa nila habang naghihintay? Sila ay nananalangin upang dumating na ang Espiritu Santo. Kaya naman nang dumating ang Espiritu Santo, ang mga alagad ng ating Panginoon, buong tapang na nagpahayag ng mabuting balita. 2,000 years ago, nangyari po ang Pentecostes. At sasabihin ko po sa inyo, hindi lamang 2,000 years ago, dumating yung banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Sa katotohanan, hanggang sa ngayon, patuloy po na dumarating ang banal na Espiritu para ang bawat isa sa atin ay palakasin at gabayan upang tayong lahat ay maging tunay na mga saksi ng ating pananampalataya. Lahat po tayo ay isinusugo ng ating Panginoon upang maging saksi ng ating pananampalataya. Kaya't patuloy niyang pinapadala ang Espiritu Santo upang tayo ay palakasin at upang magampanan natin ang ating misyon. Kaya naman, unang-una sa lahat, ipaalala natin sa bawat isa, sabihin ninyo sa mga katabi ninyo, saksi ka ng pananampalataya. Ayan po, saksi kayo ng pananampalataya. At paano natin magagampanan iyon? Magagampanan natin iyon sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Pakisabi sa katabi, nasa sa iyo ang Espiritu Santo. Pakitingnan po yung mga katabi, anong Espiritu po ba ang nasa kanya? Baka ibang Espiritu na. Magagampanan lamang po natin ang ating misyon kung patuloy nating tatanggapin at patuloy nating hahayaan na ang Espiritu Santo ay maghari sa ating mga kalooban. Kaya magandang unang tanong sa atin mga minamahal kong mga kapatid. 2,000 years ago, ibinaba ang Espiritu Santo para tayo ay samahan at gabayan. Nung panahon na tayo ibinyagan, ibinigay rin sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo para tayo ay pabanalin at bigyan ng lakas upang tayo'y maging tapat na mga anak ng Diyos.
magandang tanong sa ating mga sarili, ano na pong nangyari? Pakitanong yung mga katabi, anyari? Nasa sa atin pa ba ang Espiritu Santo? Nagahari pa ba ang Espiritu Santo sa ating mga buhay? At kung nagahari pa ang Espiritu Santo sa ating mga buhay, tayo ba ay nagbabahagi ng mabuting balita sa ating mga kapwa? Tayo ba ay mabuting balita para sa iba? Meron pong isang kwento, ewan ko po kung narinig na ninyo, kwento po ng isang barbero at ng isang lalaki. Pumasok po ang isang lalaki sa barbershop. Habang siya ay ginugupitan, sabi ng barbero sa kanya, alam mo, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Sabi ng lalaki, bakit naman? Kasi kung may Diyos, kung totoo ang Diyos, bakit ang daming kaguluhan sa mundo? Bakit ang daming pagkakagulo, ang daming nanloloko pa rin, ang daming masasama pa rin, ang daming nananakit pa rin? Kung totoong may Diyos, bakit ang dami pa rin nagaharing masama sa ating mundo? Walang isinagot po yung lalaki. Tumingin lang sa labas. Pagtingin niya sa labas, marami siyang nakikita mga tao na mahaba yung buhok, magugulo yung buhok. Sabi niya sa barbero, alam niyo po, di na rin ako naniniwalang may barbero sa mundo. Bakit naman, ginugupitan kita? Sabi niya, kasi kung may barbero talaga, lahat ng tao magiging maayos yung buhok. Wala nang magiging magulo yung buhok. Sabi ng barbero, alam mo, kung lalapit lang sila sa akin, maisasaayos ko yung kanilang mga buhok. Sabi ng lalaki, ganun din po siguro sa Diyos. Narariyan ang tulong ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Pero kung hindi tayo lalapit sa Diyos, mananatili ang kaguluhan, karumihan, kasalanan sa ating mundo. Ang una pong imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, kung nais natin ang kaayusan sa mundo, ilalapit natin ang ating mga kalooban sa Diyos upang ang bawat isa sa atin maging malinis at hindi makadagdag sa karumihan at kaguluhan na nangyayari sa ating mundo. Sabihin niyo po sa inyong mga katabi, lumapit ka sa Diyos. Lagi po kayong lalapit sa Diyos para hindi tayo mawawala at hindi dadagdag sa kaguluhan. At ngayon po, sa napakahalagang pamamaraan, pinapaalala po sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo. At nais ko pong magbigay ng tatlong mahalagang biyaya ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Upang habang tayo ay patuloy na lumalapit sa Diyos, malalaman natin ang mga biyayang Kanyang ipinagkakaloob para sa ating mga buhay. Tatlong K po, KKK. Unang K po, katapangan. Ikalawa, kaliwanagan. Ikatlo, kapayapaan. Pakiulit po. Una, katapangan. Ikalawa, ikatlo, kapayapaan. Huwag niyo na pong kakalimutan iyong tatlong iyon. At yun po yung mga biyaya. Marami pong biyaya ang ipinagkakaloob ang Espiritu Santo. Pero nais ko pong magbigay ng focus sa tatlong K na iyon. Ang Espiritu Santo po, unang-una sa lahat, nagbibigay ng katapangan. Kung babalikan po natin yung buhay ng mga alagad, babalikan po natin nung nawala ang ating Panginoon, nagkaroon ng katakutan sa kanilang mga kalooban. Ngunit nung natanggap na nila ang Espiritu Santo sa kanilang mga kalooban, sila ay nagkaroon ng katapangan na ipahayag ang kanilang pananampalataya, ang mabuting balita, kahit na maraming paghihirap at pag-uusig na silang kinakaharap. Nagkaroon sila ng katapangan. At saan nagmumula yung katapangan na iyon? Sa Espiritu Santo, sa Diyos na nasa sa kanila, na sumasama sa kanila. Ano po bang kadalasang nangyayari kapag tayo ay sinusubok
Dahil tayo ay nagiging tapat sa ating pananampalataya. Hindi ho ba kapag may mga pagsubok at pag-uusig na nangyayari, ang kadalasang nangyayari sa ating kalooban ay nangihina at kung minsan ay lumalayo at umaatras sa misyon na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya naman napakahalaga na patuloy nating hingin ang lakas upang ibigay ang katapangan sa atin upang sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, magiging matapang tayo na ipalaganap ang mabuting balita sa ating mga buhay. Yung ikalawa po, kaliwanagan. Nung ibinigay ng ating Panginoon ang Espiritu Santo, nagbigay ng kaliwanagan sa isipan ng mga alagad ng tungkol sa ating pananampalataya. Ang liwanag na ibinigay ay ang katotohanan na kanilang ipinapahayag saan man sila nagpupunta. Hindi lang nila ipinapahayag yung gustong marinig ng mga tao. Yung katotohanan ipinapahayag nila kahit na maraming tao ang masasaktan. Lalo na ang katotohanan laban sa kasalanan. Hindi ho ba yun yung isa sa mga bagay na mahirap tayong sabihin sa ating mga kapwa? Yung pagtatama sa kasalanan. Ayaw na ayaw natin na masasaktan natin yung ating mga kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng tama. Halimbawa na lamang po, di ba ho, kapag meron po tayong kapwa katabi na sabihin natin hindi nakapag-toothbrush, di ba nahihirapan tayong sabihin, konfrontahin, parang hindi ka naman nag-toothbrush ngayong araw na ito. Nahihirapan tayong magsabi ng totoo kahit kailangan nating sabihin yung katotohanan sa ating mga kapwa. At yung ating mga alagad, kahit na mahirap iyon, ipinalaganap nila at ipinahayag nila yung tama sa ating pananampalataya. Bawal ang pakikiapit, bawal ang pandaraya, bawal pumili ng iba't ibang mga Diyos, bawal magnakaw, bawal manloko. At ito po yung katotohanan na patuloy na ipinapahayag sa atin. At nawa itong katotohanan ito ay maibahagi rin natin sa iba upang magliwanag ang buhay din ng bawat isa sa ating mundo rito. At ang ikatlong K, kapayapaan. Binigyan ng Espiritu Santo ng kapayapaan ang buhay ng mga alagad. Kaya naman kapayapaan ang kanilang daladala habang sila ay nagpapahayag ng mabuting balita. Kapayapaan na kung sino man ang taong magiging tapat at bukas sa pagsama ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang Diyos patuloy nagagabayan sila patungo sa walang hanggang kapayapaan sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, isang tanda na daladala natin ang Espiritu Santo sa ating mga buhay kapag tayo ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilya, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Kaya magandang tingnan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ako ba ay tunay na nakakapagdala ng kapayapaan o ako'y nakakapagdala ng pagkakawatak-watak, kaguluhan at hindi kaayusan? Dahil kapag iyon ang daladala natin, hindi natin daladala ang Espiritu Santo. Ang tunay na mga anak ng Diyos, ang tunay na mga alagad ng Diyos, ang tunay na mga tahanan ng Espiritu Santo, ang dala sa ating mundo ay kapayapaan at kaayusan. Ito pong mga bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy nating pagnilayan. Muli po, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano na ba talaga ang nangyari? Bakit hindi pa nagkakaroon ng lubos na kaayusan ng ating mundo? Baka nagkukulang pa tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Kaya ang patuloy pong paanyaya, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy na paglalapit sa ating mga kalooban, sa kalooban ng ating Panginoon. Patuloy na pagbubukas upang patuloy na magabayan tayo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo
gagabayan tayo, bibigyan tayo ng katapangan, kaliwanagan, at kapayapaan upang itong mga bagay ding ito ang ating maibahagi sa ating mundo. Nawa bilang mga anak ng Diyos, lagi nating dalhin ang biyaya ng Espiritu Santo ngayon pa lamang hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Amen.